bagamat hindi ho kami partido do sa kaso o sa PIN ng tungkol sa SMNI, medyo may nagkakaroon lang ho ng kalituhan kami din sa pag-intindi ng pinag-uusapan, sapagkat sa kabilang banda ho, ang SMNI ang binabanggit ho ay indefinite suspension. Sa kabilang banda naman, ang NTC, ang binabanggit nila ay cease and desist order. So magkaiba ho yung ating pinag-uusapan. Ma'am, attorney, yung indefinite, ano po ba sa palagay niyo? Yung po ba, nakakapaglabag po ba ng karapatan yon? Yung indefinite. Kasi nung ako po'y nabilibid, kapag sinasabi nilang life imprisonment, salita lang yun eh. Salita lang yun. Pero pagdating mo doon, pag nandan na yung karpeta mo, sasabihin kagad sa'yo, hindi, ano yan, iserve mo yung 10 taon, pwede ka nang mabigyan ng numero. So wala talagang indefinite. Sa kayo po ba, ano po ba ang ano niyo sa... Yung po ba hindi nalalabag ang karapatan natin sa indefinite na parusa? Sa pagkakaalam namin, dapat lahat ng sinasanction in accordance with the law, rules and regulation of a particular agency, sir. Kung meron silang nakalagay sa rules and regulation na itong violation na to galing sa isang malinaw na complaint ay magbibigay ng karampatang parusa na nakalagay ay indefinite suspension, pwede. Pero kung walang ganon, arbitrary naman po, nabigyan sila ng indefinite. Pero Ms. Ina, before your question, sinasabi niyo po, kung nasa rules ng NTC yung indefinite, pwede yun? Kung yun po sana, kung meron po sana sa rules, duly published and informed po ang lahat ng parties. Opo. Meron po bang ganun sa NTC? Kung tungkol po ito sa pag-issue ng cease and desist order po, nasa rules po ng NTC po. Salamat po. Opo. Ibalik ko po sa inyo. Okay lang po ba yun na nagkakaroon tayo ng ganung klaseng parusa, indefinite? Kasi naalala ko po yun kahit sa kulungan nung araw. Kapag kay ikaw ibabartulina, bawal din yung walang ano, bawal din yung walang araw na ibabartulina ka. Ano po ito? Hindi po ito hearing ha? Ano lang po ito? Consultation lang. Hindi po tayo nagtatalo. Wala po itong ganun. Ano lang po ito? Para lang po sa kaalaman natin. Opo. Opo. Bagamat hindi ho kami partido ho sa kaso o sa PIN ng tungkol sa SMNI, medyo may nagkakaroon lang ho ng kalituhan kami din sa pag-intindi ng pinag-uusapan, sapagkat sa kabilang banda ho, ang SMNI ang binabanggit ho ay indefinite suspension. Sa kabilang banda naman, ang NTC, ang binabanggit nila ay cease and desist order. So magkaiba ho yung ating pinag-uusapan. Ang sa amin po, katulad ho ng nabanggit ni Attorney Gemma, kung ang pag-impose ng indefinite suspension ay nasa batas o regulasyon na duly published and inform ang publiko, po pwede hong gawin yun. Kung wala, hindi ho po pwedeng mag-impose ka ng suspension nang wala hong kawakulang period. Paglabag ho yan sa karapatan ng kung sino man na apektado nito. Yung pong cease and desist order, hindi ho namin alam kung ano po yung pinanggagalingan, kasi pagkat hindi ho, ano, magkaiba po yung sinasabi nila. So malinaw po, yung salitang indefinite, sa inyo po, palagay, wala pong NTC, wala pong SMNI, pag sinabi lang na indefinite suspension, indefinite sentence, ito po bang salitang ito ay katanggap-tanggap para sa isang karapatan ng tao? Kung wala hong pinagbabasihang regulasyon yan or batas, hindi ho katanggap-tanggap yun. Yan po. Maraming salamat po.